naman po talagang natikman mo to, ay sigurado pong uulit-ulit ka. Ang takoyaki ay isang Japanese street food. Ito ay isang Japanese octopus balls. Isa siyang maliit na bilog na punong-puno ng lasa. Ang bestseller po namin dito ay ang Octo Veggies, Pork Cheese Bomb at Spicy Chicken Teriyaki. Pumunta rin kami ng Baguio, kumain, as a friend. Doon. Ang takoyaki ay isang famous Japanese street food. At ito ay kilala bilang Japanese octopus balls, kung tawagin. Naglalaman ito ng flour butter, octopus bits, cabbage, at onion leeks. Tapos, hinuhulma rin ito sa isang hulmahan para maging hugis pilog at nilalagyan din namin ng iba't iba klaseng sauces at Japanese toppings. Ako po si Jenny Hernandez, 32 years old, ang owner po ng Bella's Takoyaki na located po sa Barangay Suklayin, Baler, Aurora. Ang tinitinda po namin dito ay iba't ibang klase ng takoyaki. Meron po kaming siyam na flavors. Una po dito yung Octo Veggies, Pork Cheese Bomb, Spicy Chicken Teriyaki, Cheesy Garlic Beef, Ikura Seafood, Spicy Chicken Cheese Bomb, Pepperoni and Cheese, Taco X, at Baby Taco. Si Octo Veggies po namin ay 75 pesos lang kapag 6 pieces. Meron din naman po kaming para sa 10 pieces na nagkakahalaga ng 125. Bestseller po namin dito ay ang Octo Veggies, Cheese Bomb, at Spicy Chicken Teriyaki. Yung Octo Veggies po namin, kaya po ito bestseller, ay hinalintulad po namin ito sa original na lasa ng takoyaki ng Japan. Kaya po binabalik-balikan yung takoyaki po namin kasi sabi po nila na aming mga customers, ito daw po ay malinamnam, malasa, puno ng ingredients at hindi tinipid. Lalong-lalo na binibigay namin ang best quality ingredients dito. Hindi nakakaumay at siksik naman po talaga sa laman at ganyan din po ay ito ay tamang-tama ang crispiness at laki nito. Kapag naman po talaga natikman mo to, ay sigurado pong uulit-ulit ka. Ang mga kumakain po dito sa amin ay mga estudyante, mga nag-o-opisina, pamilya, magkakaibigan, magkasintahan, at ang mga gusto po makatikim ng authentic Japanese takoyaki na talagang binabalik-balikan naman po talaga. Meron din po kaming sinaserve dito na iba't ibang klase ng Japanese food, like po ng okonomiyaki. Ito po ay Japanese savory pancake po. At ganun din po ang yakisoba, stir-fried noodles, Japanese shomai. At meron din po kaming mga rice meals katulad ng tebasaki, ebi tempura, tori katsu don, at pork tonkatsu. At sa mga drinks naman po, nag-o-offer na rin po kami ng Japanese tea, milk tea, at iced coffee. Pumunta rin kami ng Baguio, kumain, as a friend. Ay, yung tungkol po sa kanya, ay kung pwede po sana, huwag na po natin pag-usapan. Okay.
Kaya po ako nag-build ng negosyo na ganito kasi para din po sa mga anak ko at para din po sa pangarap ko. Siyempre, kaya ako nagkaroon ng ganitong fighting spirit sa sarili ko kasi para itaguyod yung dalawang anak ko dahil isa akong single mom. At ito yung nagbibigay ng lakas sa akin para ipagpatuloy pa at para mabuo ko yung ganitong klaseng pangarap ko. Yung pagiging single mom ay siyempre hindi madali, mahirap kasi wala akong kasama sa tabi ko na tumutulong sa akin sa pag-aalaga sa mga bata at lalong-lalo na sa mga gastusin nila habang lumalaki. Yung pangarap ko na hindi na para sa katuparan ng mga gusto ko, kundi para sa mga anak ko na lang. Para sa kinabukasan nila, bilang single parent, madami talagang tanong sa isip ko. Kaya kung kakayanin ko ba talaga ito? Paano kung mag-fail ulit ako? Paano kung maubusan na ako ng puhunan? Manabi na ako naging kabiguan sa buhay. Kapag hindi ko pa ito napagtagumpayan, wala na. Ito nga ba tamang direction ko? Paano na pag gusto ko na sumuko? Hindi pala ako pwedeng sumuko. Hindi na pala ako pwedeng mawala ng lakas ng loob at pag-asa. Paano na ang mga anak ko? Dahil ako na din ang tumatayong ama at ina nila. Nagsimula po akong mag-invento at mag-formulate ng sangkap at timpla para po makabuo po ng tamang lasa para sa perfect po na takoyaki namin. Dapat bawat kilos ko, bawat desisyon ko, para sa kanila ang lahat ng ito. Thank you.
buhay ay parang bilog. Iikot at iikot lang yan. Mahalaga, handa ka para umusad. Hindi man naging kagandahan ng nakalipas ko sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, at sa sarili ko din. Pero pilit kong hinuhulma to sa tamang bilog, sa tamang direksyon. Hindi mo na kayang baguhin ang nakalipas, pero ang mas mahalaga, kaya mong baguhin ang bukas. Sa mga tulad kong single parent, eto na yung pagkakataon. Dapat mapakita natin na kaya natin. Mahirap, pero huwag natin iubos ang panahon sa mundo na dating tayo. Iba na ngayon, ang mundo natin sila na. Sila na ang dahilan kung bakit tayo nagpuprosige. Nakakapagod man sa araw-araw, pero pag nakikita mo ang mga anak mo, wala na atang sasarap pa. Sa mga anak ko, ang mundo nila ay mundo ko na din. Sa kanila lang umiikot ang pangarap at buhay ko. Talaga ako marunong magluto. Pero alam ko naman tumikim kung ano yung masarap. Pag natikman ko yung isang pagkain, parang nalalaman ko kung paano nila ito gawin. Iluto. Kung ano yung mga nilalagay nila dito. Sinimulan ko po itong gawin nung nasa bahay lang po ako. Nag-trial and error po. Sinubukan ko po yung ibang mga ingredients. Lutuan ko pa lang po noon. Isang maliit lang po. Hanggang sa nilabas ko na po siya sa market, tinry ko po kung may bibili sa akin. Sinasadya po talaga namin na pumunta po talaga dito para po makabili at matikman po yung takoyaki po dito. Sa bawat kagat mo, malalasahan mo na binibigay nila yung best nila. Mapaparami ka talaga dito ng kain. Linis po kapag sineserve po nila and napakasarap po talaga. Noon nagsimula ako sa isang flavor lang. Pinagsyagaan ko lang kung anong gamit ang meron lang ako. Noon,
limitado lang po ang aking supply pero sinisikap kong mapalabas ang best mula dito. Ngayon, may mga kasama na akong tumutulong sa akin. Marami na rin akong supplies na nagagamit. Malawak na rin yung working area ko. Designated na kung saan ko dapat ilagay yung mga gamit ko. Noon, kahit sariling lababo, wala ako. Ngayon, hindi na ako nag-iisa. May mga kasama na ako na tumutulong sa akin magluto. Meron na rin akong working area na malawak, malinis. Meron din akong sariling lababo at stock room, dining area, and signages. Unang natikman ko ang takoyaki sa Baguio. Doon ko natikman yon at naging paborito ko rin. Lagi kong kinakain kapag break time ko sa school nung college ako. Ang mapapayo ko lang sa mga katulad ko na single mom ay tiyagaan lang natin. Huwag natin bitawan yung mga anak natin dahil kahit wala na yung mga partners natin sa buhay, andyan pa rin sila. Na lalaki sila na sila rin ang makakasama natin habang buhay. Kaya hanggat kung anong pwede nating magawa para sa kanila, habang bata pa sila ay gawin natin kung anong pwede nating magawa para sa kanila.